So what's up mga boss amo, welcome to my new vlog. Ang new vlog natin ngayon ay tungkol sa maintenance ni Basti. May nadidinig akong medyo umuugong, lalo na pag bumibilis. So it's either goma or wheel bearing. Pero sure ako hindi goma kasi before hindi ko siya naririnig at hindi naman nagpalit ng bagong goma. So alam ko na wheel bearing kasi before wala akong naririnig na umuugong. Pero habang tumatagal na ginagamit ko siya, mga ilang months na, lumalakas. Yung ugong niya parang, alam niyo yung laruan ng bata na inassemble na scooter, yung may kahoy tapos bearing yung mga gulong bakal sa bakal. Parang ganun ang tumutunog. So yun. So I conclude, wheel bearing yun. Pero paano yung malalaman na siguradong wheel bearing nga? Or tip na rin sa mga nagbibiyahe ng mga nakakia or mga ibang kotse, pero most likely sa mga Kia Pride, pag ibabiyahe nyo ng malayo, bukod sa mga kailangan i-check nyo rin yung wheel bearing para sure na hindi kayo masiraan. Madurog yung wheel bearing, so masisira talaga yung kotse. Pag nadurog yung wheel bearing na yun, maaaring mag-stop up yung gulong or umuga-uga, hindi maging stable sa pag-drive. Yan. So pag Kia Pride ang ginagamit ko, lalo na pag long drive, matipong Manila to Gekarao or mga Baguio, check ko muna yung wheel bearing kung okay ba. So dito sa vlog na to, tuturo ko paano i-check kung ayos pa or medyo quality na ang wheel bearing ng mga auto natin. So let's go to GTS in 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, come on. Either gulong or bearing yun. So pag gulong, dapat mawawala siya sa asphalto or magandang kalsada. Pero pag wheel bearing, maski maganda yung kalsada, asphalto, makinis, hindi mawala-wala, most likely wheel bearing yun. Dinig nyo ba yung mga kusama yung umungol? Lakas, diba? Asphalto yan. So dapat pag medyo asphalto at makinis, dapat medyo hindi na maingay. Pero maingay oh. Dinig nyo ba boss mama yung umuugong na yun? Wheel bearing na yun. Diba? Pero may better way to check kung gulong nga or wheel bearing. So mamaya ituturo natin. So mga boss, nandito na tayo sa GTS. Yan. Si Edwin ulit. Tagal namin din nagkita. So ang check ni Edwin kung tama yung diagnosis ko. So we'll be back. Wait. So paano malalaman na sisira yung wheel bearing, Dwin? Maugong. Pag hinawakan mo yung spring, tapos inikot mo yung goma, nabag nagbabibrate, ayun na, may tama na ang wheel bearing. So dapat hawakan mo yung spring, paikutin mo yung gulong, pag nagbabibrate, sira na yung wheel bearing. Or yung uugain mo? Pwede. Yan o. Meron na ba? Meron na. Bila. Yan, no? May play oh. So, mas malakas. Maugong na eh, maingay na eh. So yun lang ang technique mga boss amo para malaman kung sira ang wheel bearing or pasira na. So mas maganda kung may budget, mapagawa agad kesa sa lumaki ang gastos. Kasi pagka pinabayaan mo ng pinabayaan yan, pwede madurog yung bearing. So pwedeng mag-stuck yung goma, yung gulong. Or pagka hindi pa naman sirang-sira, gay-gewang-gewang ang gulong. So, yun mga boss amo, papalitin na ni Edwin.
lahat? Siyempre, advance tayo mag-isip, nagdala tayo ng spare, di ba? Ayoko na kasi bumili ng wheel bearing. So, marami tayong stock ng ganyan. So, yan na lang, di ba? Japan surplus, fresh naman yan. Okay. Pit stop. So basahan mo, pagtanggal ng gulong, para matanggal mo tong assembly na to, tanggalin mo yung isang karilyo, pangalawa, sa tie rod, saka yung dito sa lower arm, yan, saka yung dito may discarte dyan para matanggal, kasi trinay ko siya tanggalin dati, hindi ko siya matanggal-tanggal, so may discarte pala yan, it's either dalawang tao, or yung isang technique. Tanong natin si Edwin. We'll be back. Edwin, paano tatanggalin yan? Yan ang pinagbabawal ng technique. Alam. Pag ventilated siya, yan may butas, pwedeng ganyan. Pero pag solid, paano din? Pag solid? Pre-preno ka. So, dalawang tao kayo gagawa. So, kasi yung kotse natin, upgraded yung big brakes natin, mas malaki na ito kasi sa original Kia. So, ventilated na siya. So, yan ang pinagbabawal na technique. Kita nyo katigas, oh. Oo. Oh. Yun. Lakas pa rin ni Edwin. Parang din pinagdaanan ng panahon. Ito, iiwan ko kasi yung caliper ko. So, tanggalin lang ito ni Edwin, pati ito. Ay, hindi, ito lang. Tanggalin lang yan. Maiwalay lang natin ito. Ayan, maiwalay na. Kapal pa yung brake pads ko? Kapalit lang kapal natin. Ha? Ang kapapalit lang pala eh. Ayan. O, ha? Simpleng simple. Simpleng simple, basta may lifter. Saka kabilis na pag may power tools. Saka pag may power tools. Listo. Yan na, ugot na. Ha? Bilis talaga pang power tool to.
So basta naman tatanggalin lang yun sa tie rod, sa absorber, dalawa, sa lower arm, saka sa CV joint. Yan. Tanggal mo na yung hub assembly. Yan na, babalik yun. Papalit na yung Japan Surplus. Tatahimik na yung buhay ko niya. Mas narinig ko na nagpalit ako ng tambucho eh. Tahimik ng tambucho ko eh. Ah, nagpalit ka na ano. Hindi na yung maingay eh. Alam mo nang pag tumatanda, gusto tahimik na lang. Lalo pag traffic. So basahan mo kung paano mo tinanggal, ganun mo rin yung babalik. Kung ano yung tinanggal mong tornilyo, ganun din pagbalik. Tanggalin muna natin para... Naalala ko yung tumapal yung palit lahat, na halos lahat ng suspension, no? Tie rod, lower arm. Makinis, so walang bungi eh. So isa sa mga advantages ng nag-upgrade ka ng big brakes, yan, natatanggal mo na yan. So nalilipat mo yung disc. Kasi sa Kia or sa Kia Avella, eh hindi siya sealed type na bearing. So kailangan tanggal mo yan, tanggal lahat, di ba? Tama din? Tanggal lahat. Pero pag yung upgraded big brakes ng Mazda or Ford, ano na siya, natatanggal mo yung disc brake kasi sealed type na yung bearing niya. So kahit pa paano, hindi siya mabilis pasukin ng tubig pag nilusog mo sa baha. Pero huwag mo na ilusog sa baha para walang gastos. Magantay ka na lang humupa. Tsaka hindi siya messy pa nagpalit ka ng brake pads or ng linis ka ng preno. Hindi tanggal lahat kasama bearing, hindi ka repack ng repack. Yung mga boss amo, pagka talaga matagal ng ginagawa, may diskarte silang malulupit na hindi na tuturo sa libro. Pwede sa YouTube Academy. Huwag kakalimutan ito, dapat ito malayo sa disk, kung hindi ang ingay ng kotse mo habang gumugulong. Yan. Itong bakal na to, yung cover shield niya dapat nasa malayo sa disk. Hindi, ang ingay niya, no? So, naikabit na. Oh, wala na. Yay, tahimik na buhay natin na pag bumubiyahe. Wala na uga. Tahimik na buhay. Paulag! Alug. May alug ba? Wala na. Oh! Swabe na. So mga boss mo, next is retightening ng mga bolts para sure lang. Kala mo gagamitin pang biyahe. Pero hindi naman. Hindi, gagamitin natin pang biyahe yan. So yan yung sikreto ko. Bar. Diba? Additional stiffening sa chassis. Sa cambio, parang lumuwag eh.
wag na nga. So lilinisin na rin ni Edwin yung preno sa likod para makita na rin natin kung man makapal pa bang brakes siya or manipis na. Dumi ah. Woo, sakto lang talaga palinis. Nakapal pa brakes siya. So perks ng Mazda na rear brakes, malaki na siya kumpara sa Kia, at pag naglinis ka ng brake drum, hindi na baklas-baklas yung bearing kasi sealed type siya. So okay. Yung sa kanan. Brake drum. Yeah, maglalaban na naman si Edwin. Scuba. Mag-scuba. Hindi pala siya maglalaban, hindi naman babaklasin yung brake shoe eh. Yung brake pads pala yung nalaban niya. Dumi na rin, no? Oo. Sabay adjust na rin din, no? Walang tagas, no? So, pagkatapos laban, tuyuin. So, pag nakabaklas yung drum nyo, salatin nyo na rin. Dapat makinis pa. Kung may mga ipin-ipin or uka-uka, medyo hindi na maganda yun. Ito, makinis pa. Liha-liha. Ano number nyan, Vin? Liha mo? Number 20. 20 dapat. 120. Ah, 120. Edwin, ayos na. Maraming salamat. Shoutout ka. Shoutout ka. Shoutout ka yung misis ko. Tara na pala sa bahay. Sarap naman nila sa bahay lang. Work from home kasi. Oo. So pwede na akong bumiyahe? Pwede na, pwede. Marilaki. Safe na yan, safe. Takbong sabi lang. Ano, 120 lang. Yeah. Sa Arangada. Sige Edwin, salamat. Bye-bye. So, boss Amo, tapos na yung kotse natin. Masarap na niyang gamitin.
wala nang tunog yung aeroplano, umuugong naman. Humming sound, di ba? So, pwede nang biyahe. Kung saan natin gusto. Safe na safe na. So, comment down below kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ba ako magkaroon ng topic ng differences ng Kia Pride stock, brakes, Kia Avella brakes upgrade, or Mazda Demio or Ford Festiva brake upgrade. Just comment down below, boss amo, na big brake topic please, di ba? So, di-differentiate natin stock sa Kia Avella then sa Mazda big brake upgrade. Kung anong mga pros and cons niya, eh, di-discuss natin kung gusto nyo po. So, please hit like and comment. At syempre, pag hindi ka pa nagsasubscribe dito sa channel natin, mga boss amo, please subscribe and hit the notification bell button. So, para marami tayong mga videos mapanood na i-upload ko soon. And then, shout out sa mga Kia Pride people, sa mga Kia Pride natin dyan, mga tropa, sa mga Honda Jazz na mga tropa natin dyan. Siyempre, mga car guys na tulad natin na mahihilig sa kotse. Ayan. So, mga boss amo, laging tandaan, ingat sa daan. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!